Ayon sa World Health Organization, tinatayang 2-3 milyong tao ang naliligtas dahil sa pagbabakuna. Sa MMR vaccine pa lang, ito ay 97% effective para mapigilan ng tigdas, 88% effective laban sa beke, at 97% effective laban sa German measles. Maliban sa pagiging mabisa nito, habang buhay ka na may proteksyon laban sa mga sakit na ito kapag sumunod ka sa MMR vaccination schedule. Pero mayroon pa rin mga taong takot magpabakuna dahil sa mga maling kuro-kuro tungkol sa mga mapanganib na side effects nito. Kung isa ka sa mga taong ito, huwag kang mag-alala. Ang bakuna ay isang hakbang na binibigay sa mga malulusog na tao kaya dinisenyo ito upang hindi sila lalong magkasakit. Masinsin ang research at mahigpit na testing at monitoring na tumatagal ng taon-taon ang ginagawa upang masiguradong ligtas gamitin ang mga ito. Maaaring lagnatin ka matapos mabakunahan o kaya manakit ang lugar kung saan ka tinurukan, pero natural lang itong reaksyon ng katawan habang dinadevelop ang iyong immunity. Ano naman ang kaunting lagnat kung hindi ka naman madadapuan ng mga nakamamatay na sakit? Ang isa sa mga nagpapabahala sa mga taong ayaw ipabakuna ang kanilang anak ay ang pagdudula daw nito ng autism sa mga batang nagpabakuna. Ang kuro-kurong ito ay nagmula sa isang scientific article ni Andrew Wakefield na napublish noong 1998 sa The Lancet, isang prestigyosong journal na nagkokonekta ng pagbabakuna ng MMR vaccine sa pagkakaroon ng autism. Pero paglipas ng panahon ay natagpuan na maraming depekto sa pagsasagawa ng research na ito at marami ng ibang pag-aaral na nagdebunk sa article. Noong 2010 ay niretract ng The Lancet ang article ni Wakefield. May concern din na umiikot sa mga sangkap ng bakuna. Nabanggit sa part 1 na ito ay naglalaman ng mga patay o kaya pinahina mikrobyo na nagtuturo sa katawan para lumaban sa sakit. Meron din itong lamang mga chemical tulad ng formalin at thimerosal. Ang mga chemical na ito ay kadalasang ginagamit na halimbawa para sabihin na delikado ang mga bakuna. Ang formalin ay isang mixture ng formaldehyde at tubig na ginagamit para ma-deactivate o kaya patayin ang mga mikrobyong ginagamit paggawa ng vaccine. Maaaring alam mo ang formalin na ginagamit pang embalsamo. Isa rin itong kilalang carcinogen. Malinaw kung bakit maaalarma ang mga tao na laman ito ng bakuna. Pero ang lamang formaldehyde ng bakuna ay sobrang kaunti lamang na hindi ito delikado sa tao. Sa katunayan ay mas marami pang pinaproduce na formaldehyde ang katawan ng isang bagong silang na sanggol. Ang thimerosal naman ay isang preservative na mayroong mercury. Ito ang tinuturing sangkap na nagsasanhi daw ng autism. Maliban sa nadibang na ang koneksyon ng pagbabakuna at autism, ang anyon ng mercury sa thimerosal ay ethyl mercury, nakakaiba sa totoong mapanganib na anyon ng mercury na methyl mercury. Sa kasalukuyan ay halos lahat ng bakuna ay hindi na gumagamit ng thimerosal. Tulad ng kahit anong medication, pwede pa rin magkaroon ng adverse na allergic reaction ng isang tao sa bakuna. Pero ang chance na mangyari ito ay sobrang baba. Isa lang sa bawat 1 milyong tao nagpabakuna ang pwede magkaroon ng nakamamatay na reaction. Kaya huwag kang matakot sa bakuna. Mas mataas pa ang chance na ikaw ay maging milyonaryo sa Pilipinas o kaya matamaan ng kidlat. Meron ka bang mga science question na gusto mong sagutin namin? Mag-comment lang! At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming amazing videos.